sa ating po mga kasamahan sa piston, sa mga manggagawa, at pa po mga sektor na kabahagi po ng ating pulong pagkilala po kay Karoda. Ang sa bahay po namin ay, sa bahagi po ko, ay pagpapayag lang ng konting, konting background po ni Karoda. Ito po ay hinalaw po dun sa pahayag na nilabas po ng KMU. Si Karoda ay pinanganak na October 27, 1934 sa isang pamilya na mamagsasaka sa Limana ng Camarines. Kaya 12 anos pa lang po ay kasama na po siya ng kanyang ama sa pagsasaka. Nakatapos doon po siya nakatapos ng high school. Subalit nung batay siya nila si Karoda na parang na-disappoint siya na hindi siya na patuloy sa pag-aaral ng kanyang mga magulang, na pag-desisyon niya na pumunta sa Maynila. Umaasa siya na sa Maynila ay makakahanap siya ng trabaho sa masusuportahan niya ang kanyang sarili pag-aaral. Siya po ay naging isa pong driver ni dating Senator Justiniano Montano. Pinag-aral siya ng automotive. Matapos siya ng 1927, pinatulong si Karoda sa negosyo ng kanya amo sa car rental business. Subalit hindi na kontento din si Karoda, kaya noong 1960, siya po ay nagsimula ng magmaneho ng taxi. At sa ganitong sitwasyon po, nung magmaneho po siya sa yellow taxi cab, doon niya po nakasama si dating congressman Crispin Beltran. Nung kumapapanood po natin yung kanyang ruta ni Karoda, yung binigit na po na ni Karoda doon na makarana siya ng apat na hold up, no? Medyo nag-isip-isip na siya na baka mas maganda magbago siya ng ano, na minamaneho at lumipat nga siya sa pagmamaneho ng jeep. Doon sa pagmamaneho ng jeep naman, nakainkwentro niya siyempre dahil meron sila isang ruta, nagpo sila ng samahan. At sa gantong sitwasyon, mas nakilala si Karoda bilang isang leader ng mga tsuper. Subalit, batay na rin doon sa akin yung kwento, no, nung inaaling test, no, hindi pa man nakakasama si Karoda doon sa mga tinatawag natin na cause-oriented na mga samahan ng panahon ng martial law, ay may angking tapang na siya upang siya mismo ay magumawa ng kanyang mga sariling placard. Kinakatulong po niya ang kanyang anak, suot-suot nila yung placard, at sila solo po, no? O silang dalawa mag-ama, ay nag-demonstrate po sa harap ng, ano, na Quezon City Hall, at may binagin pa siya minsan sa batasan mismo. Kaya, sa ganun pagkakataon na, siyempre, sisitahin ka ng mga, ano, ng mga gwardiya doon, pinapaas ka, pero doon pala pinakita ni Karoda na walang ano sa kanya, walang panama yung, o walang epekto yung ganyang pananakot ng mga sumisita sa kanya. Sa kanyang karapatang magpahayag. At ang kanyang pinapahayag naman ay mga issue ng tsuper at saka yung mga demokratikong karapatan na inalis ni Marcos sa pamamagitan ng martial law. Kaya doon naman na-discover si Karoda ng ibang mga kapwa niya na mga driver, progresibong driver, tulad ni Boy Espiritu, at maski na ating mga kasama po sa KMU. Kaya po nang binuo yung KMU noong 1980, at ito ay hindi nabuwag ni Marcos, ang KMU po ay nabuo kagad ng isang komite sa pag-organisahan ng transportasyon. At ang isa sa mga madali nilang na-organisa ay ang hanay ng mga jeepney driver. Sa pagtatayo ng isang taon halos matapos magtayo yung KMU, ay tinayo naman ang pagkakaisa ng mga sama ng operator o piston. At sa ganung pagkakataon, naging opisyalis si Karoda hanggang dumating yung panahon na siya ay nahalal bilang pangulo. Dahil yung mga nauna sa kanya ay either nawala na o meron pang isang namatay din sa dahil sa stroke then. Nung panahon na po yan,
Naging kilala po ang piston bagamat yan ay pangunahing pang makakatagpo natin sa Cubao, sa Monumento, sa Pasay, sa mga issue po ng yung mga panghuhuli, matataas sa multa, kumpiskasyon ng lisensya, at syempre yung pinakapaboritong issue natin lahat, yung pagtaas ng presyo ng langis. Yung rerouting ng mga jeep na pinagbabawal na pumasok sa Aurora Boulevard, diyan unang nakilala ang piston sa pamumuno ni Roda sa pamumuno sa mga matatagumpay na welga. Matagumpayan hindi lang sa usapin na nakapagpakilos sila napakaraming mga tsuper na nakaari na simpatsya ng mga mamamayan, kundi nakuha nila yung kanilang mga demands. Kaya noon pa lang ay pinag-inita na si Marcos, Roda. At sa isang pagkakataon, inaresto siya September 5, 1983, kinasuhan ng rebellion at kasama si Crispin Beltran. Noong 1983 po ito, nung tinatawag natin labor crackdown. Ito rin yata yung pagkakataon na inimbitahan si Roda, no? Na iniimbitahan lang daw siya sa krami ayon din sa kanyang doon sa ruta ni Roda, subalit tumagal ng isang taon at tatlong buwan yung imbitasyon sa kanya. Noong may pinagit din po dito na sa panimula ko ay admirer daw ni Marcos si Roda. At dahil daw yung sa Marcelo na akala ni Roda ay madidisiplina ang mga Pilipino. Di ba yung slogan ni Marcos na, no? Para sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Subalit, nung maramdaman ni Roda na hindi naman talaga para sa disiplina lang yung panghuhuli sa mga driver o yung pag-iigpit o pag-alis sa karapatan ng ating mga driver tsaka mamamayan, nag-iba na ang kulay o nag-iba na yung kanyang pananaw kay Marcos. Sa ganitong pagkakataon, mga siguro, kung babalikan lang natin yung yung kasaysayan, sa pagkaunawa ko, mga tatlong beses na huli, panahon ni Marcos. Nung nag-people power, kasama naman din yung mga driver doon sa nagpaalis sa kay Marcos sa pamamagitan ng people power, unang taon ng pagkakaupo ng dating Pangulong Corazon Aquino, ilang beses bumaba ang presyo ng langis, at ilang beses na ibinaba ang pasahe. Subalit, di naglipat taon, paski sa panahon ni Tita Cory, ay makikita na muling tumataas ang presyo ng langis at walang ginagawa yung pamahalaan upang pigilan ito. At sa halip ay binibigyan pa ng justification ng bagong gobyerno. Kaya sa ganitong pagkakataon, muling nakasama si Roda Piston sa mga tinatawag na welgang bayan para labanan yung pagtaas ng presyo ng langis. At sa ganitong sitwasyon, mulit-muli hinuli si Roda kahit panahon na ni Tita Cory na noon ay nagsasabi na siya ay kabaligtaran daw ni Marcos. Kaya dumatutunghay natin na wala rin palang pinagkaiba yung pagkakaupo ni dating Pangulong Aquino dun sa pinalitan niyang si Marcos. Ang isang kalakasan ni Roda ay dahil nga yung binagit natin niya sa akin, dahil yung medyo kinapos nga siya doon sa usapin ng college education, sinikap niyang pag-aralan at memoryahin yung mga mahalagang